Si Ferdinand Gomez, 52 years old po siya at galing po siya ng California. Okay. Hindi sila ng tulong, idol, na makausap ang fiancé ni Ferdinand dahil bigla itong umatras sa kasal nilang gaganapin na sana sa November. Magkano po mga nabigay nyo na? 312,000 pesos. Sinaktan mo ako. I trust you all my life. Bakit ka magpo-post ng picture doon sa lalaki? Ha? Kung wala kayong relationship. Di ba hindi lang yun yung may isa lalaki, yung mga friends po po na lalaki? Saan ba siya ngayon? Sa Tagum. Sige po, punta natin doon sa Tagum. It's been rain, gumili ako ng mga $1,200. Meron. Victoria's Secret, sir. Victoria's Secret? 30 pieces. 30 pieces. Wow. Oh, bra. Bra. Victoria's Secret. Panty. Hindi ako nakabili na para sa anak ko, Victoria's Secret. Ah, per-per, sir. Victoria's Secret. Si Bontis, eh. Ang swerte ni Bontis. Para uwi ko, trailing yun. Ah, trailing. Oh, si Bontis na nakatrailing. O, oh, sige po, sa Davao, punta tayo, ha? Ngayong araw nito ay nandito tayo sa Davao Airport para sundin si Sir Ferdinand papunta sa kaso natin dito sa Tagum sa Barangay Visayan Village. Kasi si Sir Ferdinand ay nanggaling pa mula sa Cebu kaya hindi natin siya kasama ngayon. Hello sir, good morning. Hi, good morning. Opo, kamusta naman po biyahe niyo galing? Okay naman, pagod. Okay, so ready na kayo makipagharap kay ano? Ah, yeah, sure. Ina? Yeah, sure. Okay, sige, tara na. Kanyo dito, sir. Ang gusto ko lang, chairman, yung binigay ko sa kanya o yung humingi siya sa akin, kunin ko lahat. Ready na lahat yung gamit na binigay niya. Yung mga wine, andyan na. At saka yung sinseng, andyan na din. At saka yung titulo sa ano, yuta. Yung titulo, gusto ko yung i-wave sa kanya. I-transfer sa pangalan ko. No problem po. Ay, aircon at saka yung drawer cabinet. Willing ka ba? Isaulo yun? Siyempre. So, nag-exist ba talaga yung sinasabi niyang boyfriend niyo po? Yes. Lahat naman kasi kung saan niyang binigay. Kasi nga may relasyon kami. So lahat naman din, hindi ko din hiningi. Kasi alam naman din niya nga ako, isang single mom. So may kasalanan din siya. May iba din siyang kachat kasi. Nagtanong yung babae, ilang taon na siya? Oo, he's lying. I'm 34 years old. Look at the date, look at the April year. April 6 po. Year. This year yan. Oh, ito nga, selfie mo. Oo. Good morning, Vanessa. April 26, kita na yan, Freddy. Oo, bakit ba? Parang ako lang may kasalanan nito, ah. Tapos, bubawiin mo lahat. Alam mo naman, kung saan mo yung binigay, Freddy. Oo, may kachat ka. Maraming babae, 5. Sagasan ka, sir. I live in San Francisco. Tapos, anong date ito, oh? April 6. Ang ganda mo, you're so beautiful. Except your girlfriend. May, sabi nga yung babae, stop chatting my girlfriend. Where do you live? Oh, may ano pa? Oo. Oh, nagvi-video call siya. Ang bastos niya. Pero ma'am, kayo din, inaamin niya na nagkamali rin kayo. Nagkamali ako, inaamin ko yun sa kanya. Na bago lang kami ng lalaki nakakilala ko. Binanggit niyo ba sa kanya, ma'am, para at least na pag-usapan niyo sana, naayos niyo? Ang alam namin, nag-propose sa sir and may engagement na kayo. Hindi siya nag-propose. Ito, binigyan niya yung sing-sing. Minute ko siya sa airport, sa taxi lang. Sabi lang ganyan, ito yung sing-sing. Kasi nagsabi niya sa through cellphone, oh, I will not marry you. Ni hindi isang-isang ganyan sa ano ko, pamilya ko, will you marry me? Wala. Picture, walang ebidensya. Will you marry me? Wala. At saka itong sing-sing maluwag pa sa kamay ko. Oo, so hindi ito masabi na nag-propose siya in good manners. Minahal mo ba siya, ma? Opo, at first minahal ko siya. Pero nung tagal na tagal, parang sinasakal na niya ako. Every niya, kahit nag-CCR ako, gusto niya malaman niya kung nag-CCR ba talaga ako. Yung binanggit niya na Sephora, ginugoogle ko pa kasi hindi ko alam anong Sephora ba na ano, na makeup. Akala isang box ang binigay, ito lang po yun. Ito yung wallet, may tag pa. Pag masama akong babae, binenta ko na yan sa iba. Lahat naman ito, Ferdy, hindi ko hiningi sa'yo yan, ha?
Ito yung mga wine. Dito na lang po. Nag-package siya, wine. Ito po yung... Hindi mo binuksan? Eh, never po. Hindi mo ininom? Hindi. Okay. Victoria's Secret, immobile. Yun, ma'am, yung Victoria's Secret na underwears. Pero nagamit yun na lahat yun, ma'am. Ang ano po? Yung mga Victoria's Secret. Ay, hindi kasi tibak yun eh. Pero sabi niya 30 pieces. 30 pieces. Ewan ko kung 30 pieces. Kung may ano siya dyan record, bilangin na ulit. Oh, Victoria's Secret, ito. Ito po yun. May mga tag pa, hindi ko pa yung ginamit. Ay, hindi pa yung ginamit ko la. Labas, labas ko. Dito. So, bilangin mo kung saktong 30. Ito yung sabi niya, magka-pares daw. Bakit ka binila ni sir ng maraming Victoria's Secret? Hindi ko alam. Kasi nagsisale daw ito yung discount. Nag-discount daw yung Victoria's Secret. Sabi niya, bilhan kita ko, ha? Hindi ko maalam. But never mo sinuot. Ay, bakit ko ba yung suotin? Tibak yan. Ayaw ko ng ano, tibak. Tapos sabi niya, trailing. Anong trailing, Ferdy? Bala po, pag uwi ko, sir. Ako makauwi. Ako makatrailing. Iba para nakatrailing. Alam ko nga, okay ako sa kanya. May respeto ako sa kanya. Sana din ganun din siya sa akin at saka sa pamilya ko. Sagutin kita. Pag may respeto sa akin, ikaw may respeto ka sa akin. Hindi, gumaganyan ka lang kasi nalaman mo may third party ako. Sana inisip mo lang yung previous na naging tayo. Kasi yung ginawa niya, masakit eh. Ah, yung ginawa mo sa akin po, hindi masakit? May ano ka ba? Listahan ka or ano? Ka-iPhone at saka iPad. Ano na? Ang iPad po is, nasa anak ko. Baka pwede i-regalo mo lang sa anak niya, sir. Okay lang. Okay lang. Problema. Meron din siyang pinasa dito, ma'am. 312,000. Oo. Ito yung padala mo sa kanya. Mm-hmm. Masoli po ba ito? So, magbakbalikan tayo para wala akong magbayarin? Ayaw ko na magbalik sa iyo. Wala lang akong trust. Pera. Bakit ko ba ako mabayaran ng ganyan, Ferdy? Hmm? Kusa mo yan. Kasi nga, you love me, sabi mo, di ba? Nagloko ka eh. Binigay kasi mo ulit Binigay ko naman din yung sarili ko sa'yo, sa di ba? Sige, binigay. Paano mo yun maibabayad? Paano mo yun mababayaran? Ito, ginamit mo yung lalapin yung Victoria's Secret. Sige na, kung gusto ko din, bayaran yun. Ito yung... Bayaran yung kinusuma niya ko ng isang buwan. Gusto ko din, bayaran din niya yun. Mababalik niya pa ba yun? Nag-stay siya dito, halos pinipilit niya kaming mag-sex nga eh. Ano, babayarin mo yung kinasumuha ko, halos nga maraming nang lumalabas sa yung niya. Diyos ko Lord, every night, huwag kang mag-smile. Ang sarap ng feeling. Tapos, sige na. Tapos, before ka mag-send ng money, gusto mo magpakita mo muna yung ano ko. Tapos, tomorrow, bukas, send ka na. Pinawa ko yan kasi gusto niya. Nagsas kayo everyday, nung nandito siya. Opo, ako kahit nga niregla ako, ginalaman din ako. So, paano yun? Huwag kang magsinungaling. Huwag kang magsinungaling, ha? Sa edad mong yan, ha? Pinagbibigyan mo siya lagi. Oo, siyempre nga kasi may relasyon. Paano kami may relasyon? Kasi ganyan lang, babawiin niya naman lahat. Umaming ka kahit may ano ako dati. Ba't ka mag-smile dyan? Yung 100,000, sabi mo, ginamit kita, ibigay ko na lang siya. 100 na lang ang hingin ni sir. Doon na tayo sa settlement ngayon, ha? Hindi ko na lang kunin yung ang aircon okay. At saka yung cabinet. Kunin ko na lang yung yung cellphone, engagement ring, at saka yung perang 100,000. And the rest of this, itong mga bag, at saka Victoria's Secret, saka ito, folding bed or wine, iwan ko na lang. Yan na lang. Kasama yung titulo ng lupa, sir? Yung titulo, kunin ko na lang yun. Sige. Bakit po nagbago po ang isip ko nyo? Nangingiti si sir eh. Bakit yung nangingiti? Masarap yung forgiveness eh. Magpatawad ka ng nakamali siya. Masarap yung feeling na sa harapan nanghingi siya ng sorry. Nobody's perfect, mali naman tayo. Ang complainant at respondent voluntaryo na nagkasundo. Number one, ang complainant ay hindi nakukunin ang mga gamit ng respondent na kanyang ibinigay except sa one unit cellphone at engagement ring. Number two, ang complainant ay gustong pabayaran ng respondent ang pera na kanyang ibinigay na worth 100,000 at iwib ng respondent ang kanilang nabili na lupa. Itong sing-sing na ito,
binigay ko sang loob kong binigay galing sa puso ko sa friendship ring. Friendship ring. Yeah. Yun! Ano na po ang status po ninyong dalawa ngayon after nyo magharap sa barangay? Okay na kami. Salamat po ni Idol Rafi na nasundo na kami. Meron ng closer as a friend. Oo. Ikaw ba ma'am, mahal na mahal mo pa rin ba si Sir Ferdinand? Yung ano, minahal ko talaga siya. Pero sa nangyari ngayon is, hintayin na natin yung panahon kung kami ba o hindi. Ano ba yung nagustuhan mo sa kanya? Oh, syempre mabait talaga si Ferdy. Friendly. Si Cielo naman, isang siyang lambing at saka ano, magluto siya para sa akin. Mm-hmm. Yun, magserve siya, magtanong siya kung anong gusto kong kainin. Ano naman? Magluto siya ng pakbit. Ano po ang tawag mo sa kanya? Yung babes, yung tawag ko sa kanya. Tawag mo sa kanya, ma'am? Ha, babes din. Gano'n ba kalaki ang agwat ninyong dalawa? Mag-28 ako. 52, but age doesn't matter as long as you love each other. And respect, honest respect. Mamimiss mo ba siya? Yeah, I miss her. Ang payo ko lang, yung mga magliligaw, meron na silang boyfriend o meron silang asawa, be honest to your wife, to your husband, to your boyfriend, or to your girlfriend. Thank you everything for taking care of me. You love me. Yeah, thank you so much. Yeah, I appreciate that. Thank you. Yeah. Idol Rafi, thank you so much. Utang ang buhay ko sa iyo, Sir Rafi. Thank you. I love you, Sir Rafi. Looking back, I only wish I'd known that those precious moments would soon be gone. That if you grow apart and scatter far and wide like leaves in stormy weather, you may never come back together. These days won't last forever.